Nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice. Since pasensya na po talaga for my safety po. No, Miss Alice. Kanina sinabi nyo na. Don't tell me pasisinungalingan nyo yung sarili nyo. You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen. Hingi lang po sana ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero huwag niyo po itinitas po sa public. Okay, isulat okay, mo na. Sulat mo na. Huwag mo na kami turuan. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Sus, tuturuan pa tayo nito mga ito. Madam Chair. Before Sen. JV, yan, Miss Alice. Isulat mo na para makasunod yung ibang mga tanong. Sen. JV. Alice, again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation. Kasi po dito natin maikukumpare. No? This will be able to compare and confirm some of the previous information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga manarrate niya itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Sen. JV. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, huwag niyo po i-ano po sa public po, ha? Huwag niyo kaming uutusan, Miss Alice. Pasensya po. Yes, SB Pro Temp. Itong pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kusa siyang tumulong sa'yo? Humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hiningi mo? Actually, to be exact, medyo pinagsalitan ko po siya na hindi maganda. Ano yun? Ano yung hindi magandang pinagsalitan mo sa kanya? Sen, kung kailan po, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose po sa public. Bakit mo siya pinagsalitan ng hindi maganda tapos siya tumulong sa'yo, nag-facilitate ng transport ng pagtakas mo rin sa Pilipinas? Opo, Sen, hindi ko lang talaga siya pwede i-discuss hindi po nga, sa public. Ang tanong ko sa'yo, pinagsalitan mo siya na masama, pero siya ang nag-facilitate nung pagtakas mo rito sa Pilipinas. Kung pinagsalitaan mo siya ng masama, siyempre ako, pag pinagsalitaan mo masama, hindi na kita tutulungan. Diba? SP Pro Temp, bago sumagot, sana si Miss Alice, the chair would like to recognize yung presensya ni Sen. Migs. Salamat sa iyong pagdalo. Salamat kayo. At si Sen. Bongo. Salamat. Pakisagot na yung tanong ni SP Pro Temp. Kinailangan pa niyang itanong ng dalawang beses. Oo nga po eh. Pero katulad po nung na-mention ko po kanina, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose lang po sa public. Madam Chair, isa lang. Bago one. Si Sen. Bong Revilla, the Chair would like to appreciate the presence of Sen. Grace. Salamat po. Yes, Alice. Okay, SP Pro Temp muna and then Sen. Bong. Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa publiko? Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, pinagsalita mo sa mga absurd. Para sa akin, it's weird. Tapos, siya pa ang tumulong sa'yo na makatakas sa Pilipinas. Sen, it's really about security na po talaga. Di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes po. You're under the custody of NBI. Now opo. You're under the custody of the Senate. Opo. And we will protect you. Opo. Oh, why don't you want to divulge everything here? Sen, you know. Andito po ako, safe na safe po ako, alam ko po yes. Pero oh. pagkatapos po ng session, paano po ako? Doon po ako nagwa-worry, kaya ayaw ko po mag-disclose po sa public. Nandiyan ang police, nandiyan ang NBI, we will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Miss Alice, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam nasaan po siya. Nasa Taiwan, Madam Chair. Okay, SP Pro Temp. Okay, isa lang. Itong taong binanggit mo. In line with ano? Yes, oo. Itong taong sinulat mo,
holder ng limang passport to. Hmm. Are you aware of it? Sir, hindi po ako aware na holder po siya ng 5. Holder ng passport ng Kitts, Nevis, China, Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung tanong ko lang sa iyo, napakasimple. Sino ang ang humingi ng tulong? Ikaw ba humingi ng tulong dito sa taong yung pangalan sinulat mo? Sige na. Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. Pinagsalitaan ko po talaga siya ng hindi maganda. Ano nga? Doon po nag-start. Why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Okay. Bakit siya nag-facilitate? Siguro po yun, dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no? Baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? Saan nangyayari po ngayon sa akin? Ah, dahil... Tingin ko lang po. Bakit siya nagigilty? Bakit siya nagigilty? Sen, kung okay lang po na hindi ko no, siya disclose po okay. Sa public. It's not okay with me. Ikwento mo na. Total, nandito na tayo lahat. Pasensya na po, Sen. I refuse to answer po for my own safety po. SP Pro Temp, gusto mag-interject. Yung safety mo, sagot na namin. Sagot isa lang, sagot. PMP. Isa lang tanong. Isa lang. With the indulgence of SP Pro Temp, Sen Bong. Jing, isa lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Alice? O yung taong ito sa papel, tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that question. But kailangan pa, napakasimple ng tanong. Sen, siya po nag-initiate po, pero along the way po... So itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Oo nga. So itinakas ka? So nung pag-alis niyo sa yate... Sorry, Sen Bong, quick ano lang. Yes, so nung pag-alis niyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po. Hindi rin? Opo. Okay. Madam Chair, ibig sabihin, Madam Chair, itinakas po siya. Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas, itinakas ka nitong tao na ito? Hindi, ang nangyari po dyan... Desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Kasi sabi mo, yes gusto no mo lang. Na sanang umatras. Yes or no lang, desisyon mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa iyo umalis? Kaya niya pinasilitate ito. Nung una po, siya po nag-desisyon po para sa akin. So, nung una. Tapos po. Nung pangalawa, ikaw na rin. Pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig, nababalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So, ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una, siya ang nag-initiate na ikaw ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito? Amo mo ito? Itong tao na ito? Sen, wala po akong amo. Okay, so... Ikaw ang big boss ng lahat ng POGO sa Bamban? Hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa POGO sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Madam Chairman, doon sa POGO, sa Bamban... Ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No. We've gone way beyond that na. Madam Chair, just to put into the records, no? Itong tao na ito, sabi niya, nung una siya nag-initiate na itakas siya. Mm-hmm. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yun, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen. Madam Chair, only one question. Madam Alice, ito bang pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo ito? Ito ba yung nagtatangka sa buhay mo?
Nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Na siya? Itong sinulat mo? Nung huli na po. Kaya nga. So, anong motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, eh nagtatangka sa buhay mo, bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Oh. Sa umpisa, okay naman po lahat. Oh, ngayon? Nung bandang huli? Nung bandang huli lang po. Oh, nung bandang huli, marami na rin po ako narinig. Ano yung mga narinig mo? I refuse to answer po for my safety po, please. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito, and in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo, all the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya, para yung proteksyon na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang proteksyon mo laban kahit sa taong iyan. So yung foreign national po na tumulong po sa kanya, paano po yun mapapanagot? I don't know because he is a foreigner. He is a Chinese national and allegedly based on the reports that I have received, he is he fled the country and he is now in Taiwan. Sir, do you character ng foreign national Chinese national? I heard that he is a the boss of all the bosses of POGO. Mm-hmm. Mm-hmm. So possible na manggaling din sa kanya yung threat kay Alice? I do not know. I do not have any idea. But kuna, if you remember, at sabi ni Alice Guo, yun daw nag-facilitate ng kanyang pagtakas, sinabihan daw siya ng hindi mo, sinabihan daw niya ng hindi mo magandang salita. So I ask her, kung hindi mo, kung sinabihan mo siya ng hindi mo magandang salita, bakit siya nagpa-takas sa'yo? Bakit siya nagpahiram ng yati sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinakas si Alice Guo papunta sa ibang bansa, baka ikanta niya itong ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas. So, possible nga may threats? Maybe. Sir, just for the record, yung pwede na ba may repeat kung sino po yung sinulat ng pangalan? Well, maybe I'll just give the bigay ko na lang kay Senator Risa yung freedom para siya na siguro lumalabas ng pangalan kasi I'm not the chairman of the committee. Pero na-mention na yung name niya, sir, sa hearing kahapon. Yes, but hindi naman niya alam kung hindi naman alam ng publiko kung sino yung sinulat niya. I'll just let Senator Risa she's free to tell her to tell you kung ano yung pangalan niya. Sir, naniniwala kayo na walang Pinoy na tumulong? Hindi ako naniniwala. Meron, sigurado, meron mga Pilipino na tumulong sa pagtakas ni Alice Guo. Impossible na walang Pilipino tumulong. And worse, might also be a government employee or government official. Sir, bakit hindi kayo naniniwala? Ibig sabihin, lahat ng mga in-check, sila magagawa ng pagtakas dito. Possible naman yun na walang clearance galing sa PID, galing sa Coast Guard, galing sa Philippine National Police. Impossible.